Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabirhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumbayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manami makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niyang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay na may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa iyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag, o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kaninuman. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin nang walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy, siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Lunga, lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan.
Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloko. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapangimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinakaligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba pa. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Saba ninyo mga iskrib at mga pariseo, mga mapangimbabaw, nililinis nyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuhut-hut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay ginugunita natin si Santa Rosa ng Lima. Ayon sa mga manunulat at ayon sa kasaysayan ng buhay ni Santa Rosa ng Lima, si Santa Rosa ay lubhang napakaganda. At sa kanyang kagandahan, halos lahat ng tao na papahinto, natitigilan pag nakikita siya. Sobrang ganda ni Santa Rosa ng Lima. Kahit sino pag natitigan siya, talagang namamangha sa lubhang kagandahan ni Santa Rosa. Dahil si Santa Rosa, ayaw niya na makakuha ng pansin, ang ginagawa niya, yung mukha niya, kinikis-kis niya ng paminta. At iba pang bagay na matatalim para magkaroon ng kalyo, para magkaroon ng mga sugat, para magkaroon ng mga pilat, para lamang siya pumangit at hindi mapansin ang kanyang kagandahan. Sa ating panahon, usong-uso ang pagpapaganda. Hindi lang babae ang nagpapaganda ngayon. Ang maraming lalaki nagpapagwapo lalo. Gusto natin ngayon sa panahon natin
magandang mukha, magandang katawan, kaya nga mabiling mabili ang napakaraming produktong pampaganda. Wala kang mabibili sa palengke, sa department store, ng pampapangit. At kung meron mang tindang pampapangit, hindi ka bibili. Ang binibili natin, pampaganda, pampagwapo. Nandiyan yung mga kinikis-kis sa mukha para gumapo o gumanda't kuminis sa balat. Nandiyan ang pagkukulay ng buhok upang magmukhang tisoy o tisay. Nandiyan yung pagpapaganda ng katawan para maging sexy o di kaya matipuno. Ang hamon sa atin ngayon, hindi lang pagandahin ang panlabas natin. Ang hamon sa atin ngayon ay linisin ang loob, pagandahin ang loob ng pagkatao natin. Aani natin ang magandang mukha, aani natin ang magandang katawan, tamad ka naman. Ang ganda nga ng mukha mo, bastos ka naman. Si Santa Rosa ng Lima, maganda na, maganda pa rin ang loob. Ano sabi ng Ebanghelyo ngayon? Linisin mo ang loob, lilinis din ang labas. Tayo ngayon, linis ang labas, pero marumi ang loob. Sa ganang sarili natin, kung minsan di natin kayang linisin ang mga puso natin, kaya nilagay ng Diyos ang sakramento ng kumpisal na kung saan ang Diyos ang lalapitan natin upang linisin ang kalooban natin. Kaya ang sakramento ng kumpisal, regalo ng Diyos dahil sa ganang sarili natin, kung minsan hindi natin kayang linisin ang mga kalooban natin, binigay ng Diyos ang kanyang pagmamahal at pagpapatawad upang malinis ang mga kalooban natin, malinis ang loob. Si Santa Rosa, maganda dahil maganda ang kanyang kalooban. Aani natin ang magandang katawan, magandang mukha, pangit naman ang mga ugali. Aanin mo yun, di na baling pangit ang mukha, di na baling hindi maganda ang katawan, pero ginto ang puso. Maganda ang kalooban, mabuting tao. Aanin mo ang gandang katawan, kung masamang tao ka naman, di na baling pangit ang katawan. Di na baling pangit ang pagmumukha. Di baling may kapintasan sa panlabas. Pero merong busilak na kalooban. Ito ang hinihingi sa atin ngayon ng Diyos. Kahit simba tayo ng simba, marumi man ang puso natin. Simba ng simba. 5-6 naman. Marites numero 1, 2, 3, 4, may kinta pa. Hindi yan ang hangad ng Diyos. Binigay sa atin ang kapistahan ni Santa Rosa, isang babaeng bukod tangi ang kalinisan dahil binigay niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Tayo rin ganun. Lapit natin sa Poong Jesus Nazareno. Panginoon, may dungis ang puso ko. Linisin mo. Panginoon, may kahinaan ang pagkatao ko. Lapit sa Poong Jesus Nazareno. Sabi ko kanina sa inyo, kung minsan sa ganang sarili natin, di natin malilinis ang sarili natin. Ngunit sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang pagpapatawad, sa sakramento ng kumpisal, nililinis niya ang pinakapuso natin. Lapit tayo sa kanya. Lapit tayo sa kumpisalan. Lapit tayo't linisin ang puso natin. Linisin natin ang loob natin upang maging marapat tayo sa kanya. At nawa, pagpalain kayo na laging naglilinis ng inyong mga kalooban. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid,
natitipon bilang bayan ng Diyos. Dali natin ang ating mga pangangailangan sama at manalig tayo sa Kanyang pagbibigayan ang ating mga kahilingan. Ang itutugon natin, Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang simbahan naway maging gising sa kanyang tungkulin na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo at pagsasakatuparan ng mga programa para sa mga mahihirap at napapabayaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang mga empleyado at mga manggagawa, naway maging magalang at magpakatotoo sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng paglingap at kapanatagan mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Tumahimik po tayo sumandali at taimtim nating ilapit sa Diyos ang mga pansarili nating kahilingan at mga pasasalamat. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming maglingkod sa iyo na may kagandahang loob at katapatan sa aming puso. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan. Ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat na ika aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesu Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa aming ibinigay na iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at ang admong kamtinan tanan. Ito ang pinanggaling aming ngayon nililingon. Dito marinais kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ang banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya hindi naman na matapos sa ngapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, ni Santa Rosa ng Lima, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na maingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo kung sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan at dugo ni Kristo. Amen. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Anak ng kalis.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayong taglay ang biyaya at pagpapala ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nihulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nihulwalhati ka namin.